pupunta kami ng ano ngayon, guys, ng kuya po. Pero ano, naghanda muna si Babsi ng pagkain namin. Late akong pumangon, malinis naman yung bahay. Kaya wala naman masyadong trabaho ngayon. Except dun sa pagpunta namin ng kuya po. O nga pala, guys, kung mapapansin ninyo, hindi ko nasuot-suot yung ano, yung salamin na binigay sa akin ni Adele. Dahil na-disgrasya ko. Heto kami ni Tatay. At aming chikiting patron. Welcome kayo sa aming home, sweet home. Saan galing yan, Tulya? Ah, taga-Rizal ka ba? Ako po yung kwan ni Ate Linet. Ah, ay, oo. Oh, oh. Pasensya na ha, nalilimutan ko na yung mukha eh. Ako na lang. Eh, magkano yung tilapia mo? Nagdanto siyang giso. Sayang ano. Eh, nagising na naman kami ng maaga kanina, pero ako ba, ano, late ako na bumangon, nauna na naman si Papsi. Magluluto po tayo ngayon ng ampalaya na may itlog. Almusal po namin mamalata yan. Kabibilang po kahapon yan, baka masira, kaya kailangan lutuin na ngayon. Kaninang umaga, nakabili naman ako ng aming gulay. May itong papaya. Mura lang po yan, 35 lang. Pinamantala na namin. Yung ano? Ha? Yung utong. Saka yung kadbus ng kamote. O, isa lang. Nasaan na? Tapos nakabili kami ng tulya na naman sa umagang ito. Umagang umaga, mga kaibigan. Sariwang sariwa. Para ka naman reporter. Bulay tayo na. Amang. Ano tinda niya? Ay, yung manok. Malingit po. Ay, yung balingit. Manok. Manok. Sabi ko buti meron siyang manok. Basta pagka nagandaanan mo kami dito, Hanes. Anong kinuha mo? Ayan o. Ay, may sibuyas ka? Ito. Ayan, kuha ka ng sibuyas mo. Sibuyas anak daw. Ay, isa lang. Magkano yung sibuyas? 5 piso po. Dalawahin muna. Ilang po ito? Pupunta ng bayan, ano? Ay, pupunta kami ng bayan ngayon. Malaki ng takya, no? Kasi magpapatay kami ng rep namin, kaya mag-aasa na lang kami sa mga dadaan. Busy-busy ang road ngayon. Pag nasa school tayo nun, naalagaan pa kita eh. Oo, kaya sabi ko parang yung nakapapit tayo noon ng mga ano dyan. Di ba yung mga anak ng mga teacher mo? Ako, sila kasama. Mga mag-anak ko rin po. Sila, sila Ate Bel. Oo, di ba? Sa Klaus. At mga sa Bonegan, si Kuya Norman, si Meg. Kaya nga, ako na, di ba? Basta daan-daan ka, ha? Oo, salamat po. Oo. Sarap ng ulam namin. Ampalaya at itlog. Yummers. Ang daming nabili na. Early in the morning. Ito yung nabili namin ng isang araw pa. Ay, hindi naman pala siya masisira, mahal o. Ay, kailangan na itong lutuin mamaya. Itong ano. Ayan. Tapos, ilagay ko na yung ano dito, tulya, ginisa. Magkakasama sila. Na! Sarap ng ano nito ah. Talbos ng kamote. Kapag yung ano, kapag nag-ambon-ambon dito, yung mga talbos ng kamote, ang bilis nilang tumubo. Nag-shower na ako bago ako bumaba dito. Hello po, good morning sa inyong lahat. Masarap matulog eh, maghiga-higa kapag ganito ang panahon. Magpapalit na siya siguro ng panahon, kaya may paulan-ulan. Na. Pagunos ng ulan. Baka papasok na yung tag-init. Dito, lakas ng ulan. Maulan? Sa hapon. Mayroon mga kilala dito sa Manila. Ay, maulan din sa Manila?
Oh, ingat po tayo. Ay pa, yung ano mo, takip mo. Ang ano mo. Wow, so rough. Tapos ito. Breakfast natin. Wow. Parang walang ano ah. Parang hindi ako magpapamerienda sa kuya ko nito. Kasi na, kuya ang halo-halo. Kasi nagugutom kami pagka ano, gutom na gutom pag yung bumibiyahe. Ano? Yung tapos wala kang breakfast. Tapos bumibiyahe ka. Wow. Laging gutom yung driver ko, guys. Kahawak ka pa naman ng ganito, oh. Ang manibela. Kapipigil. May butas yan, Hal. Ay, doon na lang sa ano. Ayun, oh, kahit yung baso lang na malaki. Ayan. Sabaw. Oo. Kukunin namin yung sabaw uli ng kanin, ng bigas. Pang sasabaw ko dito sa gulay mamaya. Eto. Ayan. Kaya nga, katabi mo. Relax na relax talaga, ano? Ganito na yung ano talaga buhay ng mga ano na, nag-for good na. Makarelax na yung isip mo. Hala nun, guys, nung nasa Dubai kami, ako, noon. Marami pala ako naging trabaho nun sa Dubai. Hindi naman kaagad na naging teacher ako, assistant teacher, naging cleaner din ako. Bus driver. Oo, sa bus pa. Bus nanny. Naging bus nanny po ako doon sa Dubai. Ang hirap. Pero pag nagamay mo na, sa simula lang naman lahat ng bagay mahirap. Eh. Lalo na hindi mo pagamay. Yung mga naging trabaho ko sa Dubai noon, pag ini-imagine ko ngayon, parang hindi ko kaya na. Kasi bata-bata pa naman ako noon. Imaginin mo, 18 years ago. Gigising ng umaga. Pero siyempre, ang field talaga ng education, yun talaga ang gusto ko. Field ng teaching. More on teaching. Yun talaga ang nagustuhan ko nung naging ano na ako. Nung simula, assistant teacher. Ay, ang pinakamahirap ko nun, nung naging bus teacher ako, yung ano, yung sa Arabic. Ano? Sa Abu Dhabi. Tapos ang nagtitrain sa amin, Arabic. Hindi siya marunong mag-English. Yeah. Tapos yung mga mukha ng mga Arabic, guys, halos pare-pareho yung mga bata. Tapos lahat sila Abdullah, lahat sila Mariam, lahat sila, alay mga pangalan nila, Abdullah, Nura. Mariam, Nura. Oo, yan yung mga pangalan nila. Pag yung sa bus noon, yung first batch na ihahatid ko sa, ano, sa KG1. Eh, ang sasakyan namin doon, yung mga school bus niya, namin doon, yung mga, ano, mga nasa KG, tapos mga nasa daycare, ang mga ano nila, yung van. Grabe, dikit-dikit yung mga bata kapag merong alam, pag merong nahulog doon, pananagutan mo. Ang haba ng report, ang haba ng explanation, ba't siya nahulog? Ano yung ginagawa mo nung nahulog siya? Bakit hindi mo siya naalalayan? Tapos yung pagbaba nila sa ano, guys, sa bus, ang hirap din kasi minsan dito yung baba ng bus, ang building nila nandiyan sa ano, sa kabilang side ng road. Naku, hahawakan mo yun ng mahigpit para hindi siya tumakbo. Grabe. Tapos walang training, hindi kami tinitraining. Basta pag tinanggap ka ng bus nani, sasakay ka. May orientation. Orientation meron, pero yung training wala. Kaya talaga kailangan ang una nilang ano, ang kapag nalaman nila na mother ka na, na may mga anak ka, mabilis kang makuha, matanggap. Sa bus nani, o kaya sa nani school na ano,
classroom nanny. Oo, may experience ka na sa mga anak mo. Tapos alam mo na kung paano mo i-take care yung mga bata. Mga ganun ba? Tapos naging nanny na naman ako sa ano, sa Indian school. Pag sa Indian school naman, kailangan alam mo lahat ng nursery rhyme. Pero iba yung ano nila ha, iba yung English nila. Iba yung mga ang ano kasi ang mga Indians. England. Ang English nila ginagaya nila yung sa British. Mga British na ano words. Dustbin. Mga ganon. Sabi ko, throw it in the on the trash can. When is the trash can? Nasa tabi na niya. Hindi niya maintindihan. Dustbin ang ano nila. Tapos nakikipagtalo sa akin yung teacher. Kasi sa ano, sa Indian school noon, yung isang classroom, inaabot kami ng, ang student namin is 26, parang dito din sa Pinas. Isang teacher, tapos isang assistant, ano, ay isang nanny. Hindi nila tinatawag na assistant teacher. Sa mga ano, sa mga Indian school, hindi nila tinatawag na assistant teacher ang ano nila. Kasama nila. Nanny, kasi pwede silang tumanggap ng yung mga housemaid. Tinatanggap nila yon. Kasi ang trabaho namin after na ano, pero madali lang ang trabaho nung nanny ako. Ang ginagawa lang namin sa umaga, nagre-receive kami ng mga bata. Wala pa yung mga teachers. Mauuna yung mga ano, alas 7. Dapat nasa ano na kami. Nursery na kami. Oo. Kami ang tatanggap. Kami ang kakausap sa mga magulang. Yung mga habilin ng mga magulang. Tapos doon ko nakita yung may mga allergy sa mga nuts. Kasi dito sa Pilipinas, usually ang mga allergy lang dito ay sa dust, sa eggs, sa mga, yung malalansa, mga ganun. Yun lang ang alam kong allergy nun. Pero nung dumating ako ng Dubai, meron palang may allergy sa mga nuts. Tapos, sa ano, sa yung sobrang allergy talaga, yung mga cake, pag tumikim lang ng konting cake, kahit dalawang ano lang, subo lang. Kasi may itlog yun, di ba? Pero yung may mga allergy dito, kumakain naman ng cake. Hindi na makahinga yung bata. Oo, hindi na makahinga yung bata. Tapos doon din ako naka-encounter ng yung 3 years old sa nursery. Meron siyang ano, yung diabetic na siya, nagkukulap siya. Bumababa yung sugar niya. Tapos papakainin namin, ganun. Yun yung mga ano, mga nani-nani. Tinatawag nila nani lang yung mga assistant. Mga nani, ganyan. Tapos ang pasahod nila noon, nung sa amin, ako noon, nag-start ako, yung sweldo ko is 1,000 dirhams. Yung time na yun, pinagtiyagaan ko talaga kasi ayaw ni Papa noon na magtrabaho ako. Pero nainip kasi ako sa loob ng bahay, guys. Si Papsi noon, visa niya ako, husband's visa ako. Kaya kahit wala akong trabaho, okay lang. Mayroon akong visa, company visa ako. Tapos nung ano na, nung tumagal na, Ayun, nung tumagal na guys, siyempre may experience na ako doon. Kasi marami akong naging experience nung sa ano, sa Indian school. Dahil mabait sa akin yung may-ari ng school. Ginawa niya ako noon na ano, supervisor ng cleaning supervisor. Kasi pag hapon, naglilinis na kami, nagmamap kami, nililinis namin. Maliit lang naman, parang ganito lang kalaki sa bahay nun yung ano, yung school namin, yung nursery namin. Oo. Parang mas malaki lang ng kaunti dito, isa't kalahating ganito na sa bahay namin. Ganun noon yung nursery namin. Mga isa, dalawa, tatlo, apat na ano, na classroom. Pero ang daming bata. Mayigit 100 na bata. Ayun. Tapos, may experience na ako.
naging bus nani ako doon, tapos naging cleaning supervisor ako doon, naging classroom nani ako doon. So ang dami na, 'di ba? Dami ko nang ilalagay sa ano ko, sa CV ko. Nung umapply na ako to the highest level na sa ano naman, sa British Orchard Nursery. Kapag mag-a-apply ka na sa ano, sa mga British ano school, British nursery, mas upgraded 'yon kasi ang hinahanap nila sa iyo, ang una nilang itatanong sa iyo para pumasok ka sa interview, kung meron kang ano papel. 'Yun ang una nilang tatanong sa iyo para ma-interview ka. Kung wala kang papel, wala. Ano yung mga papel na yon? Mayroon kang diploma. Pang authenticated na diploma, authenticated na papers. Mayroon kang red ribbon na papers mo. So, pag sinabi mo talaga na ano, college graduate ka, na education ka, mas pasok ka sa banga. Kasi yun ang kailangan talaga nila. Kasi ang British school, ano, medyo mataas na siya na level. Doon. To the highest level. Hindi na basta yung pag nagsalita kay put that here, you know? Put that here, no? Throw it there. Okay? Wala nang ganon. Kasi nung nasa Indian school ako, pag nag-English kami noon, mga kasama kong mga nani, syempre, hindi ko naman minamaliit yung mga kasi pag sa nani na ganon, pag nani ang tawag nila sa iyo, parang sa bahay ka lang din na kasambahay, ganon ang turing din nila sa iyo. Tapos na-adapt mo din yung salita nila ng mga Indians, salita ng Indians, accent ng Indians, nakukuha din namin. Kaya nung nagpunta na kami ako sa British school, ayun, okay naman na yung kwan ko, yung papel ko, nung in-interview nila ako, tinanong nila, oh, kumpleto ka ba ng papel? May red ribbon ka ba? Ayun na, tuloy-tuloy na. Tapos, sinabi na nila, mag-start ka na tomorrow. So, nung nag-ano na ako, nung nasa British school na ako, British school, kasi meron siyang elementary, guys. Yun, napasukan ko. Ay nga pala, shout out kay, hala, nung isang araw lang siya nag-comment sa nag-ano sa akin sa Facebook, sabi niya, "Lovely," sabi niya, "ikaw yung kasama ko sa British Orchard," sabi niya sa akin. Yung taga ano pala siya, taga Bilyasis pala siya. Hi. Evelyn. Hi Evelyn. Hindi niya sinabi yung apelyido niya. Hindi ko din alam. Dito sa Pinas. Oo, nandito na rin siya sa Pinas. Nag-purgod na rin pala siya, nawalan sila ng trabaho ng asawa niya. Engineer yung asawa noon. Yun yung minsan nasasakyan namin, yung pag yung mainit na mainit. Kasi dun, hi Evelyn, saka dun sa asawa niya. Yung sabi niya nakita daw niya ako sa YouTube. Ayun nga, yung sa Facebook, sabi niya yung, hala, ikaw ba yan? Sabi niya, Miss Love, ikaw ba yan? Kasi pag sa ano na, kapag sa British school ka, ayun, tuturuan kayo kung paano nyo igalang yung isa't isa. May yung sa ano, isang school na pinuntahan ko, laging may miss. Yung sa isa naman na pinuntahan ko naman na pagtrabahuhan ko, teacher naman, teacher lang, teacher, puro teacher ang ano nila, ang tawagan. Ganon. So sa ano, sa British school, sa isang classroom, 14 ang bata, dalawang assistant teacher, ganon. Tapos kung talagang qualified ka na teacher, wala, gumagawa kami noon ng mga observation namin. RB Rose, hello RB Rose yan, kasama ko na ano, naging teacher si RB Rose. Yan yung laging kasama ko noon, si RB Rose. Hi RB Rose, nakikita ninyo, nagko-comment dito si RB Rose minsan. Busy kasi si RB Rose eh. Yan, naging kasama kong teacher yan, si RB Rose. Gumagawa kami ng mga, kapag teacher ka na kasi, kapag sinabi nilang assistant teacher ka, good as teacher ka na doon sa British school. Ang ano nila sa iyo,
ang gagawin namin, halimbawa mayroon silang meeting, naabot yung meeting ng mga teachers namin ng isang oras, ganun, isang kalahating oras. So ikaw lagi ang magte-take charge dun sa ano. Tapos pare-pareho kayo, tatlo kayo, isang teacher, dalawang assistant teacher. Yung ginagawang lesson plan ng teacher, yun din ang gagawa din yung assistant teacher mo ng ano ng lesson plan nila. So kami yung mga assistant teacher. Tapos pag yung ano na pag 12 ang estudyante namin, apat-apat 'yan, maghahati kami sa apat-apat. Yung sa activities na hinahati na yon, nag-i-split na kami. Ini-split na yon into 3. So meron akong apat na hawak na ano na estudyante. Tapos apat-apat din. So ganun ang ginagawa namin, guys. Kapag sa coloring, kapag sa storytelling, kapag doon sa pinagmi-mix na namin 'yon. Kapag doon sa ano sa coloring, nandoon na yung meron na kaming isasama doon na mga mathematics na hindi na mamalayan ng mga bata through playing. So ano yung mga ginagamit namin, gumagamit kami ng mga toys, ng mga visual aids na through playing ay nagkakaroon ng learning yung mga bata. So yun yung ginagawa namin noon. Kasi ang kainaman naman pag nani ka sa ano, privacy school, inaabot ng 2-5 ang sahod mo. Maganda, di ba? Tapos ang oras ninyo 8 hours lang talaga. Kapag assistant teacher ka, hindi ka naglilinis. Meron talagang tagalinis. Kapag teacher ka, talagang upo-upo ka lang at meron kang karapatan na utusan yung assistant teacher mo. Ganun yun. Plus, mas mataas siyempre yung teacher doon, ang sahod ng teacher sa assistant teacher. So, yun yung na-enjoy ko na naging trabaho ko sa Dubai. Kahit marami ako naging trabaho noon, nag-enjoy talaga ako sa pagiging teacher. Kasi yun ang linya ko. BE Ed kasi ako, guys. Bachelor of Elementary Education. Kaya yung nung ano, nung nag-retire na ako sa pagtuturo, hindi naman nag-resign ako. Nung nag-resign ako, ayun, nag-alaga ako ng mga bata sa loob ng bahay. Yung ginagawa ko noon sa ano, sa school, yun yung na-apply ko noong ano, nung naging ano na, parang kung siguro dito sa ano sa Pilipinas, parang daycare na yon, center. Yung ano no, naging parang sariling negosyo ko na rin yon. Sariling business ko na noon yon. So yun, tapos naging nung wala pa akong visa, naglilinis kami ni Papa ng bahay. Mamalan siya. Ha? Namamlan siya. Oo, namamlan. Tsaka may tag-isa kami ng plancha. Naglalaba kami. Ayun, alam nyo guys, nung naglalaba ako noon, may part-time ako na nilalabahan ko siya every Saturday. Grabe yun guys. Alas 6 pa lang ng umaga, darating na ako sa bahay nila. Dire-diretso yun. Hanggang alas 3 ng hapon. Walang pahinga. Pupuntang niya, tutulungan kita so, para matapos. Tapos, may trabaho ka na ba nun? Meron. Panggabi. Panggabi? Ay, oo. Pag matutulog siya sa umaga, pag nagising na siya, pupuntahan na niya ako, tutulungan niya ako para matapos na namin. Tapos, sabay na kaming uuwi. Kaya, dun sa nakikita ninyo na ano, na vlog namin ni Popsi dito, sa ano, sa Pilipinas na tinutulungan niya ako lagi. Ano yun guys? Hindi lang sa harap ng camera yun. Para lang may maipakita kami sa inyo. Hindi lang ganun guys. Talagang tinutulungan niya ako sa totoong buhay. Talagang ganun siya. Kaano sa akin. Supportive. Oo, ka-supportive. Aro? Oo, totoo yun guys. Kaya yun. Totoo yun na lang. Oo, istorya na lang ngayon. Tapos ano pa ba, naging nani ba? Oo, naging nani din ako doon yung nung wala akong visa. Meron akong inaalagaan grade 4 na bata. Babae. Susunduin ko siya kung ano sa bus.
Nako, tinatakbuhan niya ako. May asawa na yun ngayon, may anak na. Tinatakbuhan niya ako. Pagbaba niya sa, ano, sa bus, takot na takot ako noon. Tatakbo na yan. Nagtatakbo ng tatakbo. Hindi ko siya nahahabulan. Tapos minsan, nagtatago siya. Halos atakihin talaga ako noon sa nervyos. Oo, maloko yun. Minsan, nagki-create siya ng sound. Ginugulat niya ako. Halos atakihin ako. Tapos yung manunula, yung gas tube nila. Oo. Sisindihan niya. Sisindihan niya. Tapos, ibabagsak yung cover ng gas tube. Oo. Ganun. Sisindihan yung ilaw pala. May ilaw kasi yun eh. Oo. Nagbibigay yung malaking gas tube. Ganun yung bata na yun. So, ganun guys. Marami ako naging... digger. Oo. Marami ako naging trabaho noon. Assistant, ano, bus nanny, classroom nanny, cleaner, assistant teacher, marami ano, dami kong naging trabaho. Kaya dun sa mga mag-a-abroad, dapat buo ang loob ninyo na pupunta ng ibang bansa. Kasi pag hindi buo ang loob ninyo, sabog ang itlog. No, kailangan talaga buong buo yung loob. Kasi pag yung nahihirapan ka na, papasok na sa'yo yung salitang kawawa. Kawawa ako. Pero ako nun, hindi ko talaga inisip na kawawa ako. Ano pang? Oh guys, pag natapos na ako ng trabaho, uwi na ako. Meron na, darating na yung mga ano, mga tao doon sa ano. Wala, binabati ko sila lahat. Kaya tongtuwa din sila sa akin. May mga pamangkin yung ano, pinagpa-part-timean ko. Ate, pwede ba naisali yung damit ko dyan? Sasabihin nila, magbibigay sila ng sabon. Ganon. Pinaglalaba ko din sila, tapos bibigyan nila ako ng 40, 50 dirhams. Ganon kahirap kitaya ng pera. Hirap kitaya ng pera, guys. Ano? Pero yun, lahat na pag-ano naman, lahat naman yung nakayanan ko. Hindi ko inisip noon na, sa Pilipinas, ganito, may katulong ako. Sa Pilipinas, umupo lang ako, may ano, hindi. Kasi nasa isip ko noon, tulungan din si Papsi noon. At saka sayang yung panahon. Ano yun, naglilinis si Papsi ng ano? Tulya. Bakit ang dami ng papaya mo? Pinakyaw mo na naman. 35. Bakit ang dami? Marin natin sa tinola. Oo nga, di ka dami. Tapos magata tayo. Ah, yung gata ang gusto ko. Gata, ginataang. Eto na, duto na guys. Kahit sa ginataan lang, solve na. Na. Tapos ito ulit yung ano, yung natira namin na ano, nabangos kahapon. Lutuin mo ba muna? Kain muna tayo. Lutuin mo muna para okay. Sayang naman yung pinainit mo. Okay, okay. Dali lang pala ito. Sige, kain mo. Oo, kain muna tayo ah. Ay, hindi ko nadala tuloy itong isda doon. Iwan. Nasa pag sa ito ko napapasok ka dun, wala na ano eh. Basta direkso lang eh. Oo, basta mapasok lang. Kain na tayo guys. Breakfast muna. Punta kami ng bayan. Konsensyahin natin. Kape. Sarap ng kape. Ha? Sarap ng kape. Naka yung mga bibilin natin. Anong petsa na pala ngayon? Baka makalimutan natin ha. Alas 9 na hal. Ay, kabilis. Pagpas na tayo. Matagal ang bagay na dyan. Tulap na sa harap-araw. Ito sa aming harapan. Sinubusbasan. Pagpap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 ag
Patawarin mo rin kami sa mga pupulang po namin ako. At muntang ito, maaaring naabot po namin. Yan sa inyong alam. Upans, pamagutan ako.
ang kukunwari sa amin.